hindi niya kayang tiisin or hindi niya kayang matiis hanggat hindi kanya nakakasama. Ibulong mo lamang ito ng 7 beses sa isang baso. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and mag-tap kayo ng videos na gustong-gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp in Emo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ayun po, ituturo ko sa inyo paano kayo hindi kayang tiisin ng inyong partner na hanggat hindi kanya makakasama. Yung tipong hindi niya kayang tiisin ang kanyang sarili hanggat hindi kanya makikita o makakasama. So dito po ay pwede itong gawin sa parihas ang kasarian, babae to babae, and lalaki to lalaki. And syempre naman sa ating babae at lalaki na mag-partner. And pwedeng-pwede mo itong gawin kahit na kayo ay magkalapit at magka-LDR sa isa't isa. Ang dapat natin ihanda dito is kailangan mo lamang dito maghanda ng isang baso na babasagin. Kailangan babasagin po at clear po dapat. So hindi po tayo pwedeng gumamit ng plastic dito dahil ang plastic is wala itong energy. So dito po tayo sa baso na babasagin dahil ito ay nakakapagbigay ng malakas na energy. So ayun po, kapag ready na ang baso, kailangan mo lamang din dito i-claim sa iyong sarili. Dapat po ay gagawa ka ng isang ritual ay buo ang inyong loob. Walang mga iniisip na mga problema, walang gumugulo sa inyong isipan, at kailangan na naniniwala ka sa dapat mong gawin. Dahil dito is kailangan talaga natin dito is 100% natiwala at paniniwala. So ayun po, kapag ready na, pwede mo na itong umpisahan. So ang gagawin mo lamang dito is magmuni-muni ka muna. Halimbawa ay titigan nyo muna ang kanyang larawan. Titigan nyo muna ang kanyang larawan at ramdamin ninyo kung gaano mo siya kamahal. At pagkatapos nun, ibulong mo lang dito sa baso ng 7 beses ang kanyang pangalan at apelyido. Halimbawa, ganito po. Pangalan at apelyido, at sabihin mo dito, hindi mo ako kayang tiisin hanggat hindi mo ako makikita o makakasama. So, pangalan, apelyido, hindi mo ako kayang tiisin hanggat hindi mo ako makikita o makakasama. So, 7 ulit mo itong ibubulong dito. So, ganyan po ang pagkalagay ng baso sa iyong bibig. So, ibubulong mo lang dito sa loob. So, 7 beses mo itong ibubulong ng 7 beses ng kanyang pangalan, ng kanyang pangalan at apelyido. And pagkatapos nun, pagkatapos yung ibulong dito sa baso ang iyong nais, ang baso na ito ay itaob mo lamang dito sa iyong palad ng mga ilang segundo. And hayaan mo lamang ito, at pagkatapos ipatong mo lamang ito kung saan mo pwede itong ipatong na mataas na bahagi. So pwedeng sa ibaba ng mesa or sa cabinet, pero hindi ito pwedeng kunin hanggat hindi ka pa niya tinatawagan. So ayun po, gawin ito sa kahit anong araw at oras, pwedeng-pwede po, and maniwala kayo sa inyong mga ginagawa. Salamat po sa inyo, bye-bye everyone, God bless us.